lahat. Nagbabalik na naman po tayo ngayong araw na to. May aayusin na naman tayong putpambo. Ayusin na natin to. Hindi ko pa alam kung ano yung sira. Nasabi niya hindi daw nagkakaga yung pump. Parang ano na po yung ano niya. Yung parang ano niya sa loob. Hindi na naglulod ng hangin. Ito po, wala na. Hindi na kumakaga. O hindi na nagtutulak yung ano niya. Parang gasket ng pump. Yung nagtutulak ng hangin. Po, stay tuned lang po. Ayusin natin to. Medyo matagal na po daw to na nakatambay. Hindi na nagagamit. Dinala dito ng kakilala natin. Pa yung siya, medyo yung safety niya. Ito po yung tatanggalin natin dito sa may pump. Unahin natin yung ano niya, yung kanyang nagpa-pump ng hangin, naglulod ng hangin. Titingnan natin yung ano, inlet valve niya. Yung matatanggal na po ito kasi wala na yung parang ito po yung problema. Hindi na nag ito po. Ah, ito siguro sa katagalan po hindi na siya hindi niya na maitulak yung hangin sa loob. Ito po, papalitan natin itong ito niya, itong ano, ito po parang balat po na anit. Madali lang po yan papalitan. Kailangan kukuha tayo ng tools. Ito po yung gagamitin natin. Size nito is 10. Po. Maluwag na po siya. Hindi natin ito kamayin. Ayan, pangyay na, tanggal. Ito yung bolt niya. Ito po yung papalitan natin. Pero medyo okay pa yan. Ito po. Ayan, may lock pa siya. May washer pa siya na ng bolt. Ito po yung papalitan natin. Kasi wala na, expire na po siya. Marami po tayong ganito. Yan, yan ang unahin natin guys. J, sakal po ito pa. Ito po, marami po tayo ng bagong ganito. Ito po. Ayan, nang gawin lang po dyan. Medyo magaspang tong sa kabila. Babalik na rin po natin itong ganyan. Ito yung magtutulak nyo sa makinis. Ibalik po natin. Ibalik po natin ito. Maganda pa po. Pasok natin. Tapos, lagyan ng washer. Ayan. At tapos, lagyan ng washer. Ibabalik natin yung kanyang mabalik, higpitan natin. Ayan po. Ayaw na po kasing magkarga ng hangin. Katry. Ayaw na ng ano. Ayaw na magtulak ng hangin. Hindi na lang. Okay. Ay, wala na pala. Ayan po.
talaga ng bagay. Tapos titingnan po natin to, check natin yung inlet valve niya, yung nagsisil ng hangin, kung okay pa ba. Ng dating gawin, lagyan po natin to ng oil para madaling tanggalin yung ano niya, yung guma, tapos hindi masisira. Yun po ang purpose ng oil, para malambot tanggalin, madaling mailabas yung guma niya. Tutulak muna natin yung gilid. Spring kasi ito, guys. Spring ng inlet valve niya. Ah, wala na. Expire na po yung ano niya. Expire na din yung guma niya. Napupunit na po. Kailangan natin ng palitan ng bago. Gagawa tayo nito ng ano. Gagawa tayo ng guma nito. Try natin yung ano niya, guma. Gagawa natin yan ng bago, guys. Wasak po talaga yung guma niya, guys. Hindi na natin ito mapakinabangan. Ngayon, wasak kasi expire na din. Ito pag, oh, wala na. Ayan, guys. So, wala na. Madali na siyang mapunit kasi matagal na rin pala ito. Kailangan na ng bago nito. And ito na yung spring ng ano. Spring. Ah, ito yung inlet valve niya. Sira na rin to, guys. Papel na lang, kasi papel, tela na lang po yung nilagay. Dapat kasi guma to, kailangan din natin palitan to. Tapos yung spring niya, kailangan din natin sigurong papalitan natin tong spring niya. Okay pa naman, kung dapat wala pang ano, walang ano, kaya lang parang repair na spring na rin to. Pwede ka siguro to. Hindi naman masyadong kailangan, na masyadong hindi kailangan masyadong matigas nung sa inlet. Ito po, papalitan natin to, guys. Ito. Yan po yung guma niya. Ito yung guma niya. Ito, papalitan natin to, guys. Expire na to. Para maganda yung ano niya. Kasi para maganda siya mag-seal. Check na rin siguro natin yung ano, guys. Check na rin natin yung valve seal niya, yung release valve niya, kasi parang matagal, matagal na to talaga na ano. Matagal na nakatambay. Grabe yung ano, grabe yung dumi sa loob. Ano, titingnan natin kung okay pa naman. Kailangan natin tingnan ng ano, guys. Kailangan natin tingnan yung release valve niya. Eto, titingnan natin kung okay pa yung spring niya sa loob, kasi pag hindi na okay, may lalabas ng hangin dyan, may backfire na po. Check natin yung kanyang release valve. Mamaya na po natin to i-check. Release valve po yung susunod natin. Tatanggal tayo dito. Thank you.
na. Lumabas na yun, luma niya. Ito, okay pa po ito. Magagamit pa po. Yung isa talaga, wasak na. Kukunin naman po natin yung kanyang release bike. Okay. Wala na po palang lock to, mga idol. Kawayan na lang yung ginawa nilang lock dito. Ayan po. Ayan po, eto na. Kawaya na lang. Eto. Lumalabas na siya. Ayun. Eto po, wala na kasi yung tukod niya doon sa ilalim siguro. Kaya eto na yung ginawa nilang pang ano. Kawaya na yung ginawang lock. Pero puputok pa naman to. Parang medyo ano lang yung kawayan ba. Dapat kasi ma-freeze nila to. Okay na yan. Titingnan muna natin kung may lalagyan pa ng tukod. Pero wala akong tukod ano, na pangpalit. Yan lang siguro. Meron pa naman po siyang lock dun sa ilalim. Kaya lang yung tukod talaga ang wala na. Wala na talaga yung tukod niya dito. Pero makaya pa. Ayusin pa rin natin to guys. Kahit ito lang gagamitin na tukod. Ito lang yung gagamitin na tukod. Okay lang. Lagyan natin ng stopper. Dito. Namaya. Unahin muna natin yung ano guys, mga bulb seal nila. Parang hindi siya. Kailangan natin iangat konti. Angat tayo. Lagyan natin ang washer dito. Unahin natin siya. Lalagay tayo ng stopper. Dito tayo maglalagay ng stopper. Liitan natin yung spring. Okay pa naman, maganda pa naman yung spring nyo guys. Maganda pa naman to. Ayusin natin to para hindi siya makapit dun sa ano, hindi siya didiretso. Lagyan natin parangan niya. Kulang pa konti kahit wala ng washer. Eto na lang, basta hindi lang siya akyat, parang hindi na siya didiretso sa taas. Ayun. Pwede na siguro ito. Pwede na po yan. Hanggang dito lang siya. Kahit wala ng washer. So, kakapit lang siya sa kawayan. So, ito dito kasi walang mga dito po sa amin. Wala pong nagtitinda ng tukod. Ang tukod para sa release valve. Kaya, minsan, bakal or ito, madalas na nangyayari pag nawala yung tukod, kawayan yung pinapalit nila. Ito po. Ayusin natin to. Papalitan natin to ng ano. Papalitan natin yan ng seal. O kung ano niya. Papalitan natin ng gasket. Gasket yung tawag sa amin. Tanggalin natin ang kanyang pin.
Tanggal po ulit tayo ng pin para mapalitan natin yung gasket niya. Yun. Guys, tatanggalin natin to, guys. Put pump po ito. Bali, overall repair na rin po. Kasi hindi to pwede na yung sa ilbaba lang yung papalitan. Kasi sisingaw pa rin tong ano niya. Kaya dito, sisingaw to. Kailangan natin to palitan at saka pag mapalitan natin to, guys, kailangan pantay. Ito rin, kailangan natin palitan. Itong sa inlet valve niya. Dun sa may pump. Tatanggalin na natin to para masukatan natin ng guma. Ganun pa rin pagtanggal. Kasi may mga thread po ito. Ikot lang siya. Palitan natin ito ng bago yung buo talaga, guys. Pasok talaga dun sa buo. Hindi kasi tuloy. Parang may ano siya, may tsapa. May tsapa sa sila. Papalitan natin ng bago. Gawa muna tayo ng ano, guys. Nung seal dito. Inlet valve seal at saka release valve. Gawa na rin tayo ng isang ganito, guys. Kasi nawasak yung isa. Gawa tayo ng isa para may papalit tayo. Ayan po, guys. Tapos na nating nalagyan ng ano, mga gasket, yung mga ano natin. Ayan. Medyo nalagyan na natin ng kunting allowance. Pero ano na po yan. Fix na po yan po gagawa niya. May allowance na po siya na konti ito sa inlet valve niya po ito. Medyo malambot tong guma niya. Ito naman medyo matigas to. Babalik na po natin. At saka may nakita tayo na nagawa po na ano dati, guys. Lock para yung palit na ipapalit natin to sa nasira kanina. Yung wasak na ito yung papalit natin. Okay na. Pagkatapos na mabalik natin, guys, lalagyan natin ng o-ring dito na maliit para walang backfire dito. Medyo okay na. Katamtaman lang yung ano niya. Lagyan natin ng grasa. Nagpabili ako ng grasa kanina. Kaya lang sobrang ano ng grasa nila. Parang ano siya. Okay, ito rin po. Lagyan rin natin ng grasa. Ipapalit na po natin. Titingnan natin kung okay pa ba yung spring na to. Malinis pa naman. Pumasok na yun. Napasok na. Itatry po natin to. Ito yung gamitin natin lock, guys. Lagyan natin ng oil.
babalik po natin tong ano niya. Babalik na po natin yung pump niya. Lagyan po natin ng grasa, guys. Pag put pump kasi mas kailangan talaga ng grasa dito sa pump niya. Para medyo malambot at saka smooth yung pagpapump natin. Ano guys, ipasok na po natin siya. Pumasok na siya. Dito na siya, guys. So, ayan, pumasok na siya. Ayun. Dandahan na siyang pumapasok. Hindi natin, guys. Ayan, ito na rin yung lock niya. Ito na. Kailangan natin lagyan ng tornillo, guys. Balik na rin yung tornillo. Release bar natin. Babalik po natin yung release bar. Yung lock nito natatanggal siya, guys. Balik natin to. Balik natin to, guys. Itong ano niya. Sana po. Pero guys, pumasok na siya. Ayun na yung pin niya. Nakita po niya. Ayun. Yung medyo makintab sa loob. Ayan po. Medyo makintab din siya. Babalik na rin natin to yung ano niya. Ito, guys. Expire na rin. Papalitan na rin. Ito yung papalit natin, guys. Medyo gawa rin natin to. Medyo makintab. Tsaka bago ba yan? Ito. Walang gawa to. Ito yung natin. Papalit natin dito. Ano kasing laki lang sila. Ano guys. Sana hindi sisinyaw. Sana fix. Lagyan natin ang oil. Try po natin kung puputok ba siya. Try po natin yung bagong pump niya at saka yung bagong ano niya. Kakarga tayo ng hangin kahit mga 20. Lalagay tayo ng bubbles, guys. Okay, bubble test natin siya. Leak test. Mag-leak test po tayo. Lalagay tayo.
posing ako dito. Okay po dito. Dito na naman po tayo sa kabila. Try natin kung okay ba yung guma nilagay natin. Okay rin po guys. Wala naman. Pati yung barrel niya. Wala posing ako. Dito tayo sa may pump. Pati dito sa butas ng pump. Maganda rin po. Nalagay natin na ulit. Wala rin pink. Wala rin singaw. Wala po siyang bubbles. Ready na po ito. Yung tetest na lang natin guys. Kung may backfire dito. Lalagyan natin mga ng uring tatangkot dito. Lalagyan natin ng uring. Okay na po ito guys. Pumutok na siya. Tatanggalin na. Check na lang natin yung uring mamaya. Uring para dito sa backfire niya. Para sa bolt niya. Baka po kasi may singaw. May backfire. Dadagdag po tayo ng hangin. Try po natin magpaputok para malaman natin kung may backfire po siya dito. Ayan po, try natin. Malakas po yung backfire niya dito. Guys, kailangan natin sa lagyan ng uring. Ayan po. Meron po. Okay na po. Malakas na po yung putok niya. Kaso may backfire dito. Sayang kasi yung hangin na bumabalik dito. Doon na sana pupunta. Try natin guys, kaso walang tornilyo. Okay, kailangan natin tatanggalin. Hindi lagay pala na dito guys, is ano lang, tingga lang. Kailangan natin palitan ng tornilyo. Kailangan nating tanggalin kasi yung ano yung lagayan ng bala ito para kahit ma-atras lang natin para malagyan natin ng o-ring. Mas maganda kasi pag walang backfire. Siya matanggal sa plot screw pero sa plot seal yung matatanggal siya. Natin guys, kailangan natin itong itulak patras. Ayan po, tutulak na siya, matras na siya. Ayan po, lumalabas na siya. Hindi natin ito tatanggalin, kailangan lang natin. Ayan po, ayan po, kailangan lang po natin i-atras ng konti para malagyan natin dito ng o-ring dito po sa loob. Kailangan po natin yan lagyan ng o-ring para po walang mag-backfire na hangin dito. Lagyan na tayo ng o-ring guys, yung o-ring na maliit dito, yung kakasya dito, maliit lang po yan. Siya po yung nagsisil ng ano, backfire. Ito sobrang liit po nito. Ano po tayo medyo malaki. Ito po kasyan siguro.
Try natin yung plastic. Try po natin dito. Try natin kung kakasya siya. Ayan po, pwede po siya. Kakasya po. Ayan po yung ilalagay natin. Tulak natin ng ano guys, ng kanyang ano. Para mag-fix po yan siya doon. Po tayo ng tornilyo para dito guys yung kakasya dapat pag maglagay tayo ng tornilyo dapat makalagay na rin to para matulak niya yung ano mag fix yung ano dito tornilyo na hindi maglalak dun sa bolt. Dali lang tayo. Ito na po guys, may nakita tayong maliit na tornilyo. Nasa lang po natin kasi medyo matulis. Ito po. Try natin yung papasok. Sana. Dapat po kasi pag maglagay kayo ng tornilyo, nakasalpak po yung bolt mo. Guys, sana hindi siya makakabit dito sa window. Ayun. Okay lang po, hindi sana ganun. Tsaka, tingnan natin sa flashlight. Maganda po yung nalagay natin na, ano, na o-ring. Saktong-sakto lang po. Nalagyan natin ng oil para malambot yung pasok ng lagyan po natin ng oil. Try natin pasok po. Pero medyo malambot yung pasok niya sa may ano. Hindi niya matulak yung oil. Ayan po. Ibabalik na natin yung ano guys. Ibabalik na natin yung bolt. Sana po hindi niya kainin yung ano natin. Hindi niya kainin yung ito po, pinalitan po natin lahat ng ano ng bulb seal nya yung inlet bulb pinalitan natin ng gasket yung release bulb pinalitan rin natin nagpalit din po tayo ng guma dito, yung seal nya para kasi nasira yung isa expire na. Pinalitan na rin yung doon sa kabila. Tsaka yung ano, yung parang anit doon sa pump niya, pinalitan po natin. Ito na po siya ngayon. Naglagay po tayo ng o-ring dito. Sinilagyan natin ng tornilyo para na hindi na siya hindi po gumagalaw yung sa loob nito. Try po natin pa po kung may backfire pa. Ayun. Malalaman po natin yan kasi babalik yung hangin dito pag mayroon pa. Lalagyan natin ng ano, papel kung mayroon pa. Kanina kasi medyo malakas hindi ko nalagyan guys. Ayun po, papaputok po tayo. Ayun po. Try muna natin. Ayun, wala na. Hindi na tumalsik yung papel, guys. Isa pa. Kasi pag may backfire yun, guys, babalik niyo yung ano, tatalsik, titilapon yung papel.
lang siya, hindi siya tumilapon. Okay na to, pumuputok na po. Nasira po natin, na-repair natin yung sira po nito. Na-repair natin. Pinalitan natin yung anit niya na para sa pump. Tsaka pinalitan din natin yung guma or sa inlet valve niya. May gasket tawag sa amin. Tapos pinalitan rin yung gasket sa inlet valve sa loob. Tsaka ito guys, naglagay tayo ng o-ring dito. Pinalitan rin natin ng spring kasi medyo maiksi ito. Kaya dinagdagan natin ng konti mataas. Tapos naglagay tayo ng tornilyo. Ito na guys, kondisyon na po. Pumuputok na siya. Yun, medyo malakas na po. Okay guys. Okay na guys, goods na po ito. Put pump repair po. Pumuputok na po siya. Salamat po sa mga silent viewer natin. At saka shoutout natin po sa mga nag-subscribe. Salamat po sa inyo. Sana po patuloy kayo nasusuporta sa aking channel. At marami pa po akong i-upload na video tungkol po sa pag-repair ng airgun. Baka sa susunod na araw po yung foot pump naman na i-convert natin sa siuto. Lalagyan na rin po natin ng ano dito. Lalagyan natin ng mount ng scoop. Sige po, sana po patuloy kayong susuporta. God bless po sa lahat at salamat po.